So guys, sa mga nag-aabang po ng update sa alopecia journey ng asawa ko, ito po, praise the Lord. Wala na po gaanong mga, anong tawag dun, Han? Pocknot ba? Basta yung spot na hindi tinutubuan ng buhok. And ngayon lang talaga namin napansin, dahil dinededman na lang namin, hindi na namin masyadong iniintindi. Ayun nga, dahil hindi na namin masyadong pinapansin at iniintindi, hindi na namin masyadong chine-check time to time. Ngayon lang namin napansin na eto na nga. So, sa mga nanonood ng mga previous vlog about dun sa alopecia, yan, sobrang laki na ng changes. Wala na siyang pocknot dito sa likod. Dito kasi sa likod yung pinakamarami niyang pocknot. So, ayan, dito sa ilalim na yan. Wala na talaga. Tinubuan na talaga siya ng buhok. Then, dito sa side na to. Yan. Then, yan po. Then, yung sa gilid niya, nagulat na lang din kami na meron na din siyang buhok din sa gilid. Yan. Then, dito sa kabila, yan, meron na rin po. Hindi na siya kalbo. So, itong part na to, ito na lang siguro yung medyo mabagal yung improvement. Pero makikita nyo, meron na din buhok na tumutubo. So, ayan. Sa may mga alopecia po, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magkakaroon pa rin po ng buhok yan. Yung ginamit niya pong shampoo ngayon is nagbago po ulit kami. Yung pinaka-last niyang ginamit is yung Sunsilk na green. Ginagamit niya pa rin po yung Sunsilk na green, pero meron siyang pinangliliwas. Yung shampoo na nabili natin sa Watson's. Ano na tawag doon sa shampoo na yun? Free grow. So, ipa-flush ko na lang po yung tsura ng shampoo. Nabibili po siya sa Watson's. Nasa 250 plus, Nehan. Nasa 250 plus po yung shampoo na yun. So, ayan po. Sa mga nagme-message po sa akin about sa alopecia, try nyo po yung shampoo na yun. Sa vitamins, hindi na siya araw-araw nakakapag-vitamins. Yung Enervon, ayun na lang yung last niyang tinetake. Minsan every other day, minsan thrice a week na lang siya nakakainom dahil nakakalimutan niya. So, yun, isa pa, huwag kayo masyadong nai-stress kasi pag lalo nyo pong iniintindi and lalo po kayo nai-stress, talagang magiging factor siya na medyo matagal yung improvement. Kaya, pag may alopecia po kayo, huwag kayo masyadong ma-stress. May solusyon po dyan and gagaling din po yan. Syempre, number one po, yung prayer talaga. Pagdadasal nyo pa rin po yan. So, ayan, nakakatuwa. Yan, wala na talaga siya. Ipa-flash ko po yung mga previous picture niya. Yan. Ayan. Simula nung ginamit niya tong shampoo na to, naging mabilis yung progress ng pagtubo ng hair niya. Hindi niya po to everyday ginagamit kasi parang matapang para sa kanya. Kaya ina-alternate niya, kaliwas yung shampoo na Sunsilk na green, then ito, alternate na ginagamit. Hindi na rin po siya gumamit ng wax and gel sa buhok simula nung nagka-alopecia siya. Batang makulit. Sa mga nakakaranas po ng alopecia, keep on praying lang po and wag po kayo masyadong magpapa-stress dahil ang stress talaga ang nakakapagpa-trigger niyan. May mga alopecia na nagiging malala, nagiging kalbo talaga, as in hindi lang pocknot. Kaya po kung meron ng spot yung buhok nyo na hindi na tinutubuan ng buhok, dapat agapan nyo na po agad yan. Kasi ang alopecia po, hindi siya mabilisan na nagagamot. Kumbaga, long term po talaga siya. Kasi autoimmune disease siya. Hindi siya yung parang nahawa ka. Something po na ganun. Autoimmune disease siya, cause na stress, and yun nga, sa immune system. Kaya take vitamins and piliin yung shampoo na may hiyang. So, that's all po. Thanks for watching. Please, don't forget to like this video. At kung bago po kayo sa akin channel, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng aming mga uploads. Thank you!